kalooban ng tao na susunod. Dahil yung kalooban ng tao, hindi Diyos yung tao. Kaya sa Diyos, itinuro ni Jesus yung pagtitiwala sa Diyos. Nasundin ang lumo. Okay, narinig ko ng salita siya daw sa Angga. Inibig niyo ba talaga ako? Sabi niya. Opo. Inulit niya. Inibig ba ninyo talaga ako? Opo. Inulit pa rin niya, tatlong beses. Inibig ba ka talaga ninyo ako? Bakit inulit niya na ganon? Dahil yung mga upo ng tao, alam niya na hindi nakakasunod yung tao, kaya inuulit niya tatlong beses. Kagaya rin ni Pedro. Pedro, tinanong niya si Pedro, di ba? Inibig mo ba ako, Pedro? Opo. Pakanin mo ang aking matupa. Inulit na naman niya. Inibig mo ba talaga, Pedro? Opo. Pastulin mo ang aking tupa. Dalawa na, di ba? Pakanin at pastulin. So, itong mga bagay ito ng pagtatanong ng Diyos, noon pa hanggang ngayon ay pare-pareho ang tanong at pare-pareho ang ating pinag-aaralan. Kung ano, tinuro niya sa kanyang mga alagad noong unang panahon, yan din ang katuruan natin tinatalakay sa ating kapanahonan. Dahil ang salita ng Diyos, manatili magpakailanman. So, anong sabi niya doon sa ibang salita niya sa Matthew 6. Ang bahay ko, basahin nga niyo ulit. Ang bahay ko ay bahay dalanginan. Pero ginawa niyong yungib ng matulisan at magnanakaw. Anong ibig sabihin niyo, Jesus? Ang bahay niya, bahay sambahan. Pero ang nakatira ay mga tulisan at magnanakaw. Yungib, ibig sabihin, naninirahan doon yung mga tulisan. Pinupugaran ng tao, mga halimaw. Baka pa, nagpugat pa dyan sa atas, delikado na tayo. Masay ko pala, paalitin mo na. Baka pati Satan nakapugan na rin dito. Dahil narinig ko isang gabi, may sumisilit na dito babae, mahabang buhok, may tim. Ibig sabihin, dinadalaw ng bahay na ito si Satanas na naman. Sino kaya yung bibiktima ni Satanas? Mayroon siyang sinisilip dito na bibiktimahin. Kaya nga, ganun ang nagaganap sa ating kapanahonan. So, pati sa Satanas malay, buhabahin na rin dito. Kaya kawawa naman itong ari ng langit. Bahay na pala ni Satanas. Bakit? Sino kaya sinusundan ni Satanas dito? Ang tanong. Sino kaya ang sinusundan ni Satanas dito? So, hindi ko alam. Pero alam ko. Dahil kung nagahalat ng pagkasira, pagbuwasan ng palabahan. Hindi nyo alam na si Satanas ay sisirain niya ang kampamento na babanal. Nandiyan sa Apokalipsis, di ba? Ano yung kampamento na mamanal? Yung tahanan ng mga banal, masisira dahil kay Satanas. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag niyong bigyan ang daan ng Diablo. Di ba? Ano ang daan ng Diablo?
Yung pag pagsuway sa utos ay daan ng diablo. Kaya yung mga bandera natin, may nagsabi na ang bandera rin inaapak-apakan na, marumi na. Ibig sabihin, hindi nyo dumihan na. Ibig sabihin, ang mga bandera natin ay wala ng kabuluhan. Ibasahin mo ang bandera. Awit 64. Awit 64. Nagbigay ka ng patawad sa nakatakot sa iyo upang maiwagayway dahil sa katotohanan. Alright. Kaya kinakanta nyo kanina, di ba? Iwagayway natin ang bandera ni Kristo para sa katotohanan, para sa mga natatakot sa Diyos. Ang tanong, takot ba kayo talaga sa Diyos? Ang tanong, takot ba kayo talaga sa Diyos? O nagtakot-takotan lang. Hindi ko ba? Wala na dito noon, di ba? Sabay may takot sa mga tao kaya lumalapit. Kasi yung walang takot, hindi lalapit yun. Alright. Ito yung sinasabing bato-bato sa langit. Ang tamaan, galit na galit. Yung walang takot, hindi lalapit yun. Andun yun. Kasi ang pangaral ng babato yan. Kaya yung Biblia ng bato, di ba? Anong bato ang hinagis niya? Ang bahay ko ay bahay dalanginan. Pero hugad ng mga pagsaway, hugad ng mga suhil, hugad ng mga pasaway. At anong sagot ng Diyos sa pasaway? Nandun sa Kawikaan, Kawikaan 26, 14. Ng Eklisyas, Eklisyas ba yun? Ano ba kasabi? Levitico 26:14. Ang parusa sa pagsuway ay binabala. Alright. Libaliwanag na. May parusa pala ang sumusuway ay ibinabala na noon pa. Sige, tuloy mo. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito at kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, nalo pat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos kundi yung sisirahin ang aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at patuyo. Sindak. Gano'ng karami ang sindak? Lindol ay sindak, di ba? Bulkan ay sindak. Bagyo ay sindak, di ba? Yung kaya aksidente, hindi sindak? Pag mabundol ka sakyan, di ka pa masindak? Alright. Kaya marami kasi ang sindak. Tinatalakay yan ng banal na kasalanan. Lahat ng uri ng sindak. Pagkatuyo. Ano yung pagkatuyo? Mga lagnat na uubos sa mga mata. Ano yung lagnat na uubos sa mga mata? Yung iyak ka ng iyak.
maubos ang loob mo, hindi mo na mababawi. Di ba? O ano yung sindak na tinamo mo, hindi mo na mabawi, kaya naubusin mo pa ang luha mo na kaiyak. Tapos na. Di ba? Ano pa? At ang lagnat na uubos sa mga mata at magpapalupaypay sa kaluluwa. At mag-asik kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan sa pagkakakanin ng inyong mga kaaway. Ano yung mag-asik ng binhi na walang kabuluhan? Trabaho na trabaho. Kahit nung gawin mo sa buhay, walang kabuluhan, lasyan, mauwi sa wala. Ayun, ano yung lagnat na ubos sa mga mata? Oh, tagal mag-charge eh. Bye, daw yan. Hello, hindi magpapalupay-pay sa kaluluwa. Ano yung lagnat? Yan yung COVID. COVID-19, lagnat lang yan ah. Pero mamamatay ka. Totoo ba? Hello? 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 Alright. Lagnat na uubos sa mga mata. Ang sabi yun, uubos ng mga mata. Ibig sabihin, hindi lang iisa ang iiyak. Marami ang umiiyak dahil namatay na ang kanilang mga anak, di ba? Dahil sa COVID at sa vaccine na umiiral ngayon. Yan, lagnat. Hula yan nung panahon pa muna at ngayon na nagaganap, di ba? Kaya lahat ng hula, hindi agad maganap. Maganap ito kung ang pagsaway ay malakili. Amen? Ano pa? At ititig ko ang aking mukha laban sa inyo at kayo'y masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Oh, sino yung kaaway? Kapitbahay mo lang, kaharap na bahay mo, mangkukulang pala. Kinakarayon ka, aray ko. Hindi, harap-harapan, nasasaktan ka. Dahil ang kaaway mo, nasa lang, kapitbahay mo lang eh. Puro aray. Aray. So, paliwanag yun na. So, ang kaaway ay mangkukulang. Maliban sa kulang, ano pa? Sandali. Eh, yung maligno. Yung duwende. Yung multo. Yung kapre, eh kapitbahay mo lang yan. Masasaktan ka sa harapan niya. Kung sumuloy ka, di ba? Totoo ba yun o hindi? Naganap na ba yan o hindi? Nagaganap na. Kapitbahay mo lang. Yung duwende, sinaktan ka. Bakit? Eh, hindi mo kinalang yung duwende. Binato mo yung bato. Kinamaan yung saro. Pati ikaw, natabaan ka sa loo. Kung anong ginawa mo, yan, igaganti sa iyo. Di ba? Ano pa? Kayo'y pagpupunuan ng mga napupot sa inyo at kayo'y tatakas ng walang umahabol sa inyo. Ano yun? Gabi-gabi. Nagpapakita sa iyo ang hindi pangkaraniwang espiritu, di ba? Lalo kung nakatingin sa iyo ganyan, namumula mata. Pagkatapos nakalabas sa pangil niya. Si Nervi, matindi yung dati. Ano ang gagawin mo? Dahil sa nervyos mo, tatakbuhan na, walang makapul sa iyo. Di ba? Nangyari yan. Ano sabi ni Nelpe? Mano, bakit ganun?
Ano yun? Bakit ganun? Binubulungan na ako ng espiritu. Anong bulong? Papatayin ko raw kayo. Oh, kita niya. Yan ang kaway. Nasarapan mo lang. Bubulungan siya. Patayin mo yan. Sabi. Kaya yung espiritu na yan, o elemento na yan na bubulong sa'yo, siya'n mag-utos o anong gawin mo. O alin sa dalawa ang gusto mo na maging sapi mo. Dahil ako'y may sapi rin eh, di ba? Sino sa inyo ang may sapi? Taas ang kamay. Ayun, sulin natin ang bawat sapi ah. Oh, ako muna. Suruin niyo ako kung ano ang sapi ko. Ba't walang nakikinig? Busy. Dahil ang sabi ng Panginoon, ako'y tumutugtog. Sino man magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya, di ba? At hahapong kasalo niya. So, bukas ngayon ang pinto na ng puso ko. Ay, nasingitan ka sa atras. Ako munang papasok. Di ba? Kaya ang tao, dalawang klase ang sapi. Banal na espiritu o demonyo. Alright, so, ang tanong, may sapi ba kayo? Meron? Opo. Dahil may tinanong ko nung matagal na, tinanong ko yung isang mananampalataya na Iglesia ni Cristo. Ang sabi niya, kilala mo ba Diyos? Opo. Nasaan Diyos? Nasa puso ko. Ang sabi ko, sige, tinggan ko nga kung anong tinig niya. Anong tinig niya? Wala naman siya nasabi. Si Jesus ba ay may sabi? Ayon sa pag-aaral natin, si Kristo ba ay may sabi? Saan niya pinatotohanan? Nandun sa San Juan 14:11. Kaya si Jesus may sapi. Kaya lang, walang maniwala sa kanya sapi dahil walang makakita sa kanya sapi dahil ang Diyos ay nasa kanya. Walang nakakita sa Diyos kailanman. Bakit? Dahil hindi malinis ang puso nila. Kamu ka kanya, sinasabi ko sa inyo. Ano sapi ko? O, hindi nyo alam kung anong sabi ko. Dahil hindi malinis ang puso nyo, kaya hindi makita. Saan sa Biblia yun? Matthew 5:8. Mapapalad ang may malinis na puso at makikita nila ang Diyos. Kaya nung panahon ni Jesucristo, sinabi niya na ang Diyos ay nasa kanya. Walang makakita. Bakit? Hindi malinis ang puso nila. Hanggang ngayon, walang nakakita sa Diyos kailanman, di ba? Ang buntong na anak ang siyang nagpakilala sa kanya. Sibasahin mo na. 14 Gs. Hindi ka magana na ng palataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salita ang aking sinasabi, sa inyo hindi ko sinasalita sa aking sarili. Kundi ang Ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Alright. Saan sila? Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kayo ay magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Alright.
Saan kikilalanin ang isang tao? Sa gawa. Sa gawa at saka sa mata. Di ba? Ba't patay na? Hello? Oy, wala ng baterya. Hello? Ilaw? Hello? Ayo. O, bawat isa sa inyo, magsurian. Hindi may nagputo sa espiritu. Suriin nyo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Dahil maraming lumitaw na mula ang propeta sa sandimutan. Di ba ganon? O paano kayo manuri ngayon? Sa gawa, kasusuri. Salita, kasusuri. Ba't sinigilin mo? Wala naman tatay. Ba't nakasuri siya? Sa gawa. Dahil sa gawa na nakikita. Yes. Dahil saan sinabi ni Jesus yan sa Biblia? Ang puno. Hindi. Sa Marcos, makikilala nyo sila sa kanilang mga gawa. Kaya ang pinakilala ni Nicodemo ay gawa ni Jesus. Diba? San Juan, Kapitulo 3. Ano sabi niya? Guru, alam kong ikaw ay guru na nanggaling sa Diyos. Diba? Dahil walang nakakagawa na magawa na iyong ginagawa maliban kung sumasahan niya ang Diyos. Diba? So, sa gawa, makikita kung tunay na kayo'y sa Diyos. Basahin. Ba't wala nang papasa? Uno, mula uno. Yes. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsasabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ang isang guro na nagbuhat sa Diyos. Sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanyang Diyos. Ah, ano sa kule? Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kayaan ng Diyos. So, malinaw yun ah. Ang tanong ko ngayon, kayo ba isinilag na muli? Ibig sabihin, lumalabas na yung ulo yung mukha tawad, di ba? Ulo palang lumalabas, yung katawan, di ba nakalabas? Alright. So, ano ibig sabihin yun? Hindi pa kayo sinilang na umuli dahil hindi nyo nakikilala ang taong pinapasukan ng Diyos. Totoo ba yun? Ngayon, pangalawang pagkakilala. Sa gawa, makikilala. Kung siya ay sa Diyos o hindi, di ba? Walang talayo na sa gawa niya nakikita. Ngayon. Ano ngayon ang sabi ni Jesus? Ang sinilang sa Espiritu ay Espiritu na. Ngayon, walang nakakalam ng lihim ng Diyos kundi ang Espiritu ng Diyos. Totoo ba yun? Saan ba yun? Nasa Roma. Walang nakakilala sa Espiritu ng Diyos. Ang mga iwagan ng Diyos, maliban yung Espiritu ng Diyos. Alam nyo ba ang iwaga ng Ebanghelyo?
Alright. So, ang pag-aaral natin, kikilala natin kung sino tayo. Basahin nga pala. Sige. Unang Korinto 2:10. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang manalalim ng mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao na makakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya, gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban ang Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ibinigay ng walang bayad ng Diyos. Alright. So alam mo na ninyo ang kalooban ng Diyos? Kung alam na ninyo ang kalooban ng Diyos, kayo na yung Espiritu ng Diyos. Dahil walang nakakalam ng hiwaga ng Diyos, kundi ang Espiritu ng Diyos. Anong kaugnayan dito? Yung salita na lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at ayon sa ating kalarawan. Sinong kausap ng Diyos noong panahon na yon? Hindi ba yung mga arkanghel? Ngayon, sino ang nalalang nakawangis nila at kalarawan? Si Jesus. Kaya si Jesus ngayon, binigyan na tayo ng bakas upang sundin natin ang kanyang hakbang, di ba? Para tayo maging kalarawan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, kay Pablo, tularan niyo ang Diyos. Matularan ba Diyos? Sa pamamagitan ng ano? Sa gawa o sa salita? So, ipakita niyo ngayon ang gawa ninyo sa lamang araman ng lamang damang tao. Hindi ba yun ang sabi ni Kristo? San Mateo 5:16. Mateo 5:16. Lumiwanag na kayo ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang lumarati ng inyong Ama na nasa langit. Alright. Nagliliwanag ba talaga yung ilaw ninyo? O tinakpan nyo ng salud? Ito yung sabi sa aral, ang ilawan daw na ang katawan natin ay ang mata. Oo nga. Maraming kaulugan ng ilaw. Kayo ang ilaw, di ba? O hindi sa mata lang. Ngayon, kayo ang ilaw. At kayo ngayon ang letrang pinapanoon at binabasa ng lahat ng mga tao. Di ba? Ano nakita nila sa inyo? Katamaran. Katamaran? O kasipagan? Katilinuan? Katilinuan? O kabubuhan? Kabubuhan. Paano ngayon magliliwanag ang inyong ilaw kung halo-halo ang inyong kalaman? Hindi ba sinabi ni Espiritu, panahon nga para kayo'y mahayag na sa sanlibutan. E paano kayo mahayag? Kung tinakpan nyo ang iyong sarili ng drum. Hindi na sa lupa, drum. Huwag nyo tatakpan ang iyong sarili. Ihayag ninyo ang iyong sarili para kayo ay panuorin ng tao. Ay kung nanonood ang tao sa inyo, ano yung makita mong gawa? Malalaswang gawa o mabubuting gawa? O bakit hindi kayo masagot? Puro ka istorya. Ayaw pakinggan yung ganun, lolo. Kailangan pinupuri. Ano sabi ng Biblia? Huwag kayong gagawa ng dalawang kapulungan. Eh, dito kumain na yun. Dito kumain pa.
Lumabas na kayo doon. Galing ni pwede sa classroom ng dalawang teacher, hindi na sa amin ni Pablo, ay Santiago, huwag maging guru ang marami sa inyo. Dahil tatanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Why pick mundo? Why pick? Kahit nasaan eskwelahan, kung maingay ang estudyante, hindi ba magagalit yung maestra? Ginapat ko ng alis na board. Magkakagalit, magagalit din po yung maestra, yung teacher. Oo, nanggali na pala kayo sa eskwelahan. Bakit wala kayo natutuan sa eskwelahan? Ngayon, ibang eskwela na naman ito. Taas na pag-aaral na ito. College na, kanya-kanyang grade. Nag-aaral ba tayo? Opo! Kasi pagbigyan ko kayo ng pagkakataon ng aral at mali-mali ang aral nyo, anong tawag sa inyo? Opo! Bulaan, propeta. Hindi ba sabi ng maestro, maraming lilitaw na mula ang prometa at ililigaw ang marami. Alright. O masahin ngayon, nagawa, bayitin, bayitin yun so. Bayitin, bayitin yun so. Gawa, 20-28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Talaga ba kayo nag-iingat? Apo. Kung madaldal ka, maingat ka ba? Ano ang responsibilidad natin? Ingatan ang sarili at buong kawan. Kasi ang kawan na yan, oh, ibinigay sa inyo ng Diyos upang pangalagaan. Pinapakitaan ng kalokohan. Para makita ang inyong mabubuting gawa. Mabuting kababayan. Hindi ba nyo alam ang sabi ng kawikaan? Wala na naman. Ang naglalayo ng kanyang pakinig, ng pakikinig sa utusan, maging kanyang dalangin ay karumalduan. Sige, tuloy mo basa. Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo. Alright. Hindi ba ang obispo ay walang kapintasan? Apa, asawa ng isa lamang. Bakit dumadami ang kapintasan ninyo? Asawa ng isa lamang, babae. Ano meaning ng kapintasan? Kamalian. Iyan ba daldalan na hindi kasiraan? Kasiraan! Hindi ba yan ay kapintasan? Opo, kapintasan. Malabas na sa classroom yung madaldal. Ang madaldal sa classroom, hindi pa kapintasan? Opo. Binabato ng erase the board. Binabato ng eraser. O ito na, matok ko kaya. Ang laba ito ng blackboard. Sige, tuloy mo, basa. Upang pakarin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Anong ginagawa natin? Di ba nagpapakain ng karunungan? Eh, paano kumaabala ng kanyang pakinig dahil sa ingay ng inyong mga... Nalalason, lolo. Hindi makakakain. Mahaluan ang kanyang pagkain. Kaya sabi ng Diyos kay Ezekiel, hindi ninyo pinalakas ang paya. Hindi ninyo pinataba ang paya. Talaga? Pinalalakas natin ang payat, di ba? Nilalason nyo ang payat. Nagiging malnoos lalo. Baka mamatay ang kasalanan nyo yan. Mahok na nga lang, mahigay pa. Ano pa? Aking kalastas na pag-alis ko.
ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo. Oh, see? Marami na nakapasok, lo. Masigitan kayo ng ganid na lobo. Kagaya na sinabi ko kanina, may nakakita na yan daw. May itim na babae, mahabang buho. Naglilisig ng mata. Baka napasukan na tayo yung ganin na lubo. Hindi, tao na tinutukoy ngayon yung lolo. Na magdadala sa kanilang hulihan. Siyempre, papasok sa tao. Sino yung biktimen niya? O sino yung mapasukan niya? Hindi ba lang kayo marunong mangilala? Di ba sinabi? Kilalanan ninyo ang Espiritu Sorinyo. Kung sila ay sa Diyos. Ang mahirap kamera po dyan, Lolo. Baka sabihin ang masamang espiritu kahit hindi na kita pasukan, ikagawa ng katalapuan. Siyempre, pinapahisan niya sa inyo, eh. Binubuluhan mo, eh. Katotoy na kita. Ano pa? Lalo sa Galacia. Galacia, kapitulo 1. Pag may darating dito, Hindi dala ang aral na ito. Akwil. Tapo niya sa kanal. Iulog sa tapa. Hindi makikita yung aral sa gawa. Siyempre ah. Kapag ninyo dala ang aral na pinag-aralan natin, iba na kayong kasi yung espiritu. Kailangan kayo itapo na. Diba? Diyan na lang ang pagtangis. So, ang sabi, may lilitaw sa inyo. Maganit. Na maganit na lugo. At hindi magpapatawad sa makakawan. Sino man sa inyo, bibitimin niya yan. So, ang sabi, ingatan niyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Dahil ang kawan na yan, ipinaingat sa inyo yun, di ba? Kaya nga, sabi mo siya. Kaya Timoteo, kung di mo kayang pangalagaan ng iyong sarili, paano kang pangalaga? Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong turo. Kung ikaw ay diakono, ano tungkol ng diakono? Mga siwa sa bahay na yun, di ba? Kung hindi mo kayo pang masiwa mo yung sarili, paano mo ka mamahala ng tupa? Kaya kasabi na kay Timoteo, ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong turo. Sabi ko po sa mga diakono. Sige. 1 Timoteo 3.8 Gayun din naman, ang mga diakono dapat ay mahuhusay. Hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming ala, hindi masakim sa mahalay na pakinabangan, na iniingatan ng hiwaga ng pananampalataya ng malinis na budhi. At ang mga ito rin naman ay subukin muna kung magkagayoy mamamahalang may pagkadyakono kung walang kapintasan. Ano ba? Gayun din naman ang mga babae, dapat ay mauhusay, hindi pala bintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay, maging asawaan ng mga diakono ng tig-isa lamang na babae, na pamamahalaang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sangbayan, sapagkat ang mga mamahalang mabuti sa pagkadyakono ay na magtatamo ng kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan at malaking kapanatagan ay katapangan sa pananampalataya na nakay Kristo Jesus. Alright. Napakarami natin pinag-aralan, di ba? Mapalag ang tao na nag-iingat niyan. Dahil gaya ni Jesus. Kaya si Jesus ang tinutularo natin eh. Dahil siya yung pinakamatalinong tao ng panahon niya. Noong panahon ni Jesus, siya ang pinakamatalinong tao. Noong panahon ni Jesus, siya ang pinakamatalinong tao. O ngayon, panahon natin.
lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu, sila'y maanak ng Diablo. Anak ba ng Diyos? Kala ko anak ng Diablo kung mga pinapatnubayan ng Espiritu. Kapag sinungaling, anak ng Diablo. So, inaralan naman tayo ng Espiritu. Natutulong ba tayo? Medyo. Alright. Para matupad yung sinabi ng Diyos, lalagyan natin ang tao ayon sa ating wangis at kalarawan. Sino kausap niya sa araw na ito? Ikaw. Tayo. Kayo. Lalagyan natin ang tao na kawangis at kalarawan ng Diyos. Eh kung kayo ay kalarawan ng Diyos, paano mo sabihin na gagawin kita ang kalarawan ng Diyos? Kung ikaw mismo, hindi na nilalawan ng Diyos sa inyo. Nakawal ang tatay mong balot. So, yan ang hiwaga ng kasulatan. Ang tanong. Colossians 3:10. At kayo'y magbis ng bagong pagkatao ng larawan sa kaalaman. Ayon sa larawan niya ang lumalang sa kanya. Nagbago na ba kayo ng kaalaman? Opo. Bakit hanggang ngayon paulit-ulit yung ating pinag-aralan? Makulit. Anong gagawin natin sa mga tao makulit? Pinapalo sa buwi. Kabukinin, nagkabukit, nanakalukit. Sabit sa bayan magili. Ano, gusto nyo makulukit ng malukit? Nakatingin na ba kayo nakabukit na nakalukit? O sino lang nakuha ko na kalarawan at kawangin ng Diyos? Bana! O wala na, tapos na. Tapos na, tungkulin niya, nalunay. Eh kayo? Wala na, papugok na lang. Papugok na lang. So, paano ngayon? Kung halimbawa, ako ang kausap ng Diyos, lalagyan natin na ang tao na kawangin natin ng kalarawan. Ilan tao ka na kayong nililiman ng Pablo? Para subilan na kayong gaya ng Kristo. Subilan na kayo gaya ng Kristo. Matalino. Anak ng baka, ang hirap yun, dali yan pala sa kailang pumunan. Hindi pa siyang lang na buwan. Eh, apat na taon na, hindi pa kayo ilan. Apat na po siyam. Apat na po siyam na taon na. Mga nabihin niya kayo lalari, hindi pa kailang kailang patay na eh. Masakal kayo sa kwit mo. Alright. So, ito pinag-aralan natin ay patungkol sa pagbabago ng ating pagkatao. Diba? Kaya sabi na yun, kung hindi pa kayong magbago sa akin, palakulin ko kayo ng palakul para sibakin ko ng puro nyo. Kaya sabi ni Kristo, di ba? Ang palakul ay nakanda na sa punong kahoy na hindi nagbubunga. Sige. Juan. Look lang. Mateo. Mateo 3:10. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inahagis sa apoy. Alright. Piyan mo na pala ang kamulutin. Alright. So, ang sangang hindi nagbubunga, ano sabi niya? Tatlong taon na ako naghihintay ng bunga na puno ko rito. Wala akong makitang bunga sa kanya. Tutuloy mo na. Sabi niya, Sardinero, di ba? Ano sa mo yung Sardinero?
Bigyan mo pa ako ng isang tao, paluhin ko. Habunuhan ko tukulo na ito. Bakuran ko, alatak ko. Kung mabunga, mabuti. Kung di mabunga, putuloy. Punutin. Alright. Ilang taon na paluhin? Overdue. Years. So, hello. Hello. Tapat na. Hello. Ayaw. Hello. Ayaw. Wala eh. Eh, may baterya dyan eh. Kamit mo na. Tingin ako ng mic lock. Di Bluetooth ba to? Nandun, walang bateriya. Yung mikrofono, ilagay mo ah. Ayaw. Ayan, ilagay ko na yung mga dyan. Bayo na pala daw. Ayaw na yung mga. Bukang muna ba? O, kumusta yung on mo? Wala na kasin. Wala na kasi. Ha? Meron pa. Naligo ka ba ng kwan? Alagaw. Bumili ka sana ng kating ko. Kating ko. Nalagyan mo. Pero hindi na gano'ng makate. Ay, hindi malupos. Nali. Alright. O, para hindi makasaya ako ng kating. Tawagan natin ang panalit dito. Dalam manal espiritu asal siya sa Biblia. San Juan Kapitulo 14 by 3. Masay. Kailmay kung siya maalim ang manal espiritu na susubuhin ng ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpalala ng mga bagay na aking sinabi. So, tawagan niyo ang malalit dito. Ang lahat.